Quijano, itong chairperson ng National Commission of Senior Citizens at dating economics professor sa San Carlos University sa Cebu na ang 7.6% na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas noong nakaraang taon ay isang magandang indicator para sa performance sa benchmark ng kasalukuyang administrasyon. Kailman, kinilala ni Quijano na marami pang dapat gawin sa mga susunod na taon para maparatili ng kasalukuyang administrasyon ang paglago po ng ekonomiya. Binanggit niya na ang paglitaw ng mga natural disasters ay may negatibong implikasyon sa ekonomiya at sinabing ito ay isa ring kontribusyon sa gross domestic product o GDP ng bansa. Ang digital transformation na BID at infrastructure development ng gobyerno ay maaring makatulong naman para mapanatili ang positibong momentum ng ekonomiya po ng Pilipinas. Iminungkahi din niya ang paggamit ng wastong pangangasiwa ng likas na yaman upang makamit ng Administrasyong Marcos ang agenda nitong pang-ekonomiya. Samantala, sinabi rin po ni Assistant National Statistician na si Vivian Ilarina na ang Philippine Statistics Authority o PSA ay kasalukuyang gumagawa ng mga satellite account upang payagan ang pamahalaan na makita itong stock ng mga likas na yaman sa bansa kabilang na itong mga mineral, enerhiya at tubig. Upang higit na mapalakas ang ekonomiya, binigyang diin ni Ilarina ang pangangailangan ng mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng patakaran, programa at intervensyon batay na rin sa datos na nakolekta po ng Philippine Statistics. Ano pong magbigay ng aking munting reaction dito sa nabasa ko? At magbibigay din tayo ng reaction sa mga comments ng mga netizens. Ito po, nabasa ko sa GDM. At ito ay galing kay Attorney Kiko Pangilinan, former senator. And if I'm not mistaken, ito yung naging katandem ni Lenny Robredo nung nakaraang eleksyon kung saan pareho silang natalo big time. Ito po ang sabi niya. If I can help in whatever way, why not? But I don't know. I don't know what their plans are. I have not heard from the administration. Suddenly, bigla pong nagparamdam si Kiko Pangilinan. At ang sabi niya, if I can help in whatever way, why not? Teka muna. Unang-una, meron bang humihingi ng tulong mo, Attorney Kiko Pangilinan? Hinahanap ka ba ng ating gobyerno? Parang hindi naman, di ba? Bakit suddenly nagpaparamdam ka? Ano kaya ang motibo ni Attorney Kiko Pangilinan? If I can help in whatever way, why not? But I don't know. I don't know what their plans are. So, pangalawa, bakit kailangan mong malaman ang plano ni President Bongbong Marcos at nung kanyang gobyerno? Natural, hindi mo alam. Hindi mo alam kung ano ang plano nila. Dahil wala naman yata silang plano na ibahagi sa iyo kung ano ang plano ni President Bongbong para sa ating bansa. I have not heard from the administration. Bakit? Naghihintay ka? Naghihintay ka, attorney, na ikaw ipatawag ng ating presidente? I have not heard from the administration. Sino ka ba naman kasi para ikaw itawagin or ipamahagi sa iyo yung mga plano ng ating gobyerno? Di ba tapos na ang eleksyon? Natalo kayo ni Lenny Robredo. Anong inaasahan mo? Patatawag ka ni President Bongbong Marcos? Matapos na mga paninira ninyo, kayo ni Lenny Robredo, kay President Bongbong Marcos? Ikaw, sampu ng pamilya mo, ang mga pinagsasabi ninyo kay President Bongbong Marcos? Ngayon, umaasa kang may marinig ka mula sa administrasyon ni PBBM? At ngayon, nag-o-offer ka ng tulong mo. Parang wala naman kaming naririnig kay PBBM na hinahanap ka niya o ang iyong tulong. At wala din kaming alam na may plano si PBBM na ipaalam sa iyo kung ano man ang mga plano niya. Huwag kang umasa that you will hear from the administration. Bakit gusto mo bang magkaroon ng pwesto, ng posisyon? Umaasa ka ba na bibigyan ka ng posisyon ni PBBM sa kanyang kabinete? Kaya medyo magtataka tayo eh. Bakit bigla-biglang lalabas at magpaparinig at magpaparamdam si Attorney Kiko Pangilinan at siya pa ay nag-aalok ng kanyang tulong it whatever may be. Why not daw, sabi niya. Pero parang ayoko na lang sabihin. Mahirap ito. Bakit biglang-bigla na lang sumulpot si Attorney Kiko Pangilinan?
Ngayon, bigyan natin ng reaction yung mga comments ng mga netizens. Sabi po ni Ferdinand Calderon, "You had your time and you messed up." Totoo po yan. Naging senador po si Atty. Kiko Pangilinan. At ang naalala ko lang sa kanyang ginawang batas ay tungkol dito sa mga kabataan na nagsasabi na hindi pwedeng idemanda ang mga batang nagkakasala at yan ay umani ng napakadaming batikos. Bukod doon, comment nga kayo kung meron pa kayong alam na batas na authored by Kiko Pangilinan. Sabi naman ni Mike Yong, "Better shut your mouth, they don't need you." Huwag namang ganun ka-harsh. In the first place, wala naman humihingi ng tulong ni Atty. Kiko na galing sa ating gobyerno. Sabi ni Anthony Marasigan, "If you haven't hear from them, then they do not want your help." Simple. Tama, Anthony. As simple as that. You haven't heard from the administration, meaning hindi kanila kailangan. Sabi naman ni Sylvia Buenviaje, "Manahimik ka, wala kang kwentang tao, shut up, pati bangkay ipapahukay mo. Anong kademonyohan yan?" Ito naman kasing gustong mangyari ni Kiko Pangilinan na ipahukay ang bangkay ni Apo Lacay in case sila ang manalo. Eh talaga naman makakatanggap ka ng ganto ka-harsh na pananalita. Hindi ko sana babasahin yung comment na to ni Sylvia, kaya lang tulad nitong sinabi niya na pati bangkay ipapahukay mo, anong kademonyohan yan? Medyo harsh na yung kanyang comment, pero may mas ha-harsh pa ba doon sa where to go? Heaven only knows. May mas ha-harsh pa ba doon sa gusto mo, Atty. Kiko, na ipahukay ang bangkay ni Apo Lacay kung kayo ang mananalo ni Lenny Robredo? At ang sabi nitong si Bo Hao Xiao Curiso, "Don't act as if you can help the government. You have done nothing but to cry. You are fooling yourself, Okik." Oo nga naman. Para kasing ang dating ay humihingi ka ng simpatya ng tao para sabihin ng taong bayan, "Oh, nag-o-offer na nga ng tulong si Atty. Kiko Pangilinan. Ayaw pang tanggapin ng gobyerno. Ayaw pa ni President Bongbong Marcos." Eh ang tanong dyan, ano ang motibo kung bakit bigla na lang susulpot si Atty. Kiko at mag-o-offer ng kanyang tulong sa ating gobyerno, eh wala naman humihingi ng tulong niya? Nagpaparamdam na ba para sa susunod na eleksyon? Well, malayo-layo pa rin naman ang susunod na eleksyon. So kung sasagutin natin itong mga salita ni Atty. Kiko, una sabi niya, "If I can help in whatever way, why not?" Well, wag na. Hindi nila kailangan. Not anymore. Nung panahon mo as senador, dapat doon ka kumilos ng gusto. Because that was your time. At tulad niya na sabi na isang netizen, "You messed up." Sunod, sabi niya, "But I don't know. I don't know what their plans are." Of course you don't know. Kasi wala silang balak ipamahagi sa'yo or ipaalam sa'yo kung ano ang mga plano nila. Makikita mo na lang. Malalaman mo na lang pag nilatag na nila ang kanilang plano sa taong bayan. At yung huling, "I have not heard from the administration," asa ka pa. Huwag na. Tulungan mo na lang si Lenny Robredo sa kanyang angat buhay. Yun, pagyamanin nyo yun. Diba sabi nga, gagawin ni Lenny Robredo yung angat buhay na pinakamalaking NGO sa buong bansa. At yun ang inyong way of protest. Doon ka na lang, Atty. Kiko. Hindi ka po kailangan ni PBBM. And at the way things are going, hinding hindi ka makakarinig mula sa administrasyon ni PBBM.